di ba? Way back, Andrew E. mismo gumagamit na ng bultis. Kung bakit sikat, napaka-catchy, napakadaling i-memorize. Kahit yung verse, yung hook, lahat. Siguro last na masasabi kong bakit sikat, of course, King AE, eh, parang ito yung comeback album ata niya after a while. Was good. Hope you all safe. Ito na naman ako, Edward, and welcome to another reaction video. Welcome, welcome, welcome sa mga bago dito sa channel natin, sa mga datihan na alam nyo na yon. Salute sa inyong lahat. And kung isa ka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, napakadali. Just hit the subscribe button below. Turn on post notifications para updated sa lahat ng videos na nilalabas natin. Oh, matagal-tagal pahinga natin. Ito, may naisip akong bibigyan natin ng segment. So, ito ang pinaka first episode ng Bakit Sikat. So, imbis na nagsasoundtrip ako mag-isa, well, share ko na rin sa inyo, diba? Habang nagsasoundtrip ako, bake ko na rin yung mga thoughts and insights ko about sa mga song. So, Bakit Sikat? Magre-review tayo ng mga kantang mga sumikat. And titingnan natin kung bakit siya sumikat, parang ganun. Basta literal meaning, bakit sikat. So, ang una natin ngayon, of course, from King AE. Ito ang pinaka-paborito kong kanta sa Wholesome album niya. Hindi ako nagkakamali, 1999 or 2000. Hindi ko alam, basta nandun. So, Rubber Dicky. Hindi ko alam, pero nung mga year na yon, mga third year, fourth year ata ako nun, halos, hindi naman lahat, pero halos lahat ng kanta sa Wholesome album memorize ko kasi may cassette tape ako tapos may lyrics sa loob. So lagi kong stop, rewind, play, stop, basta ganun lagi. May song hits din ako na may album, yung buong album ng Wholesome. So may mga lyrics din doon. So doon ko na-memorize yung mga ibang kanta niya. Pero hindi naman lahat. Pero ito yung pinaka-paborito ko. So let's figure this out. Bakit sikat? Let's do this. My name is well, first thing, 'di ba yung sample yung umuungol na babae sa intro. Siguro isa rin sa mga dahilan kung bakit sikat to yung napaka-controversial niya. Kasi parang dito ngayong sinasabi kong hari ng double entendre, di ba, Andrew E? Kasi binabati ko yung Wholesome album, eh may ibang kahulugan naman. Parang yung Banyo Queen, di ba, na-explain naman niya yun sa mga interview niya. So siguro number one controversy, syempre, pag may controversy yung isang bagay, ito, kanta, napaka curious yung mga tao para pakinggan kung bakit. So yun, number one. Yo, Robert Dickie! My name is Yo, Robert Dickie! This little thing, maliit pero kasiyahan ang binibring at binibigay at dinudulot, binibili pero di mo mapupulot, kumukulot ang iyong forehead, why? Kasi hindi mo alam where to buy, so stop, look and listen, pay close attention, this is something that I have to mention, for sure. hindi ko mapigilan na mapasabay. So yung first few lines na yon, bakit sikat, yung melody na ginagamit niya, tananananananan tananan tan tanan tan. So yung kung paano niya nilalaro yung flow niya, nilalagyan niya ng mga pasundot-sundot na melody, siguro yun yung number two kung bakit sikat tong kanta. Tapos pag naririnig niyo yung babae na umuungol, pag naka-headset kayo or pag may left and right speakers kayo, nagba-bounce siya. Nandito, tapos biglang lilipat sa kalbila. Yan. Galing ng mixing.
Wala to sa Manila o sa mga mall na pwede kang pumila. Robinson's Mega Mall, Glorieta. Pupusta ako, hindi ka makakakita. Diba? Way back, Andrew E. mismo gumagamit na ng bulpis. Parang, ano yung sinabi niya doon? Pumila, Glorieta, U-I-A, U-I-A, diba? King A.E. Ulit natin yun. Wala to sa Manila o sa mga mall na pwede kang pumila. Robinson's Mega Mall, Glorieta. Pupusta ako, hindi ka makakakita. Sa Divisoria o even sa Binondo, check it out, meron sa Redondo Beach. That is why I am here to teach. Rubber Dicky, $20 each. My name is So ito rin yung pangatlo, yung melody. Ay, paano ba? Dito sa hook, yung chord progression na tan 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 tan. Napakasimple pero ito yung isa sa mga dahilan kung bakit sikat ang mga pop na mga kanta yung nang dahil sa apat na chords na yan. Research nyo na lang. My name is Paul. My name is Paul. My name is PLDT Kadumile 1-800 Rubber Dicky free trial. You are really trying, trying real hard na ma-charge mo sa Visa mo o Mastercard. Pero di mo na tinuloy ang transaction, kaya Rubber Dicky missing in action. Too bad girl, how lonely can you get? So take a bath na lang, no time to get wet. And one time meron sa'yong bumubulong, available daw ito sa So kung mapapakinggan nyo yung mga kanta ko na nagawa, nandyan lang yan sa playlist natin. Punta lang kayo sa channel natin, tapos sa playlist makikita nyo lahat. Music sa playlist, tapos music, makikita nyo lahat daw yung doon yung mga original na gawa natin. May mga flow akong ganun na kay King A.E. ko kinuha. Na, ang ganun. Yung mga pasundot-sundot niya. Sa Hong Kong, well, narinig mo rin, available sa Australia. Doon nagpabili ka rin ba? Sa mga classmates, nakipag-unahan, nang malaman mong available sa Shinjuku, Japan. Waiting for the chance, she anticipates, nagpa-uwi ng Rubber Dicky from the States now. Nakaka-addict pakinggan yung kan yung talagang nasa background na yung chord progression na tan 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 tan. Pang-apat na ba, pang-lima? Wala na ako sa bilang natin. Kung bakit sikat, napaka-catchy, napakadaling i-memorize. Kahit yung verse, yung hook, lahat, napakadaling i-memorize nitong kanta. Kaya siguro on repeat at multi-platinum na record kasi talagang may stuck sa utak mo. Minsan mo lang pakinggan or dalawang beses, parang alam mo na yung flow ng kanta, alam mo na yung mga bagsakan ng mga letra. So yun yung pang fourth or five. Basta ganun. My name is Paul.
Ouch, kung ikaw yung lalaki, useless na greaseless pa. Ano yun, parang matanda na nasa bahay ng mga matatanda, parang muna, boyfriend mo, girl, tinabi muna. Useless na kasi, greaseless pa. Rubber dicky pa, pamilya pa, e-sport pa. Before rubber dicky, ikaw ay nag-i-itch. But now sanay ka na at hindi na masakit. Rubber dicky window, rubber dicky door, rubber dicky kitchen, rubber dicky floor. But then one time, nakalimutan mo na itago ang rubber dicky mo. Sinapag ka ni mami at binura-mura ka. Merong nagsumbong kaya nagdududa ka. Si brother, si sister, o maging si yaya. You are really mad kasi napahiya ka. Pero sabi mo, who cares, nangyari na. Next time you will buy na lang extra. Memorize ko tong kantang to, as in by heart. Kahit matagal ko na siyang hindi napapakinggan, may mga siguro few words lang akong makakalimutan or mapagpapalit. Pero as in from intro to fade out, fade outro, by heart. King AE, Rubber Dicky. So, siguro last na masasabi kong bakit sikat, of course, King AE, parang ito yung comeback album ata niya after a while. Kasi parang hindi ko alam kung ilang taon bago siya naglabas ulit ng wholesome album. Tapos yung paglabas niya ng album na to, napaka-controversial pa. Kaya siguro yun yung mga dahilan para sa akin. Yun yung mga dahilan ko kung bakit sikat yung kantang to. So, dun na natin tatapusin ang video reaction. Or hindi naman video reaction. Paano ba? Review? Video, ay song review natin kung bakit sikat Rubber Dicky. So kung nagustuhan mo, kasi nagustuhan ko, don't forget to leave a like, share this video, and subscribe. Sama mo na rin yung notification bell para updated sa lahat ng videos na nilalabas natin. And meron pa. I'm out. Peace! Kapkaiba ang nadara.